kasi bakit walang nangunguna? Kailangan pa bang gawa ka ng batas para sa pagdamay? Ha? Kailangan pa ba? Hindi na. Voluntaryo. Kaya nga ho ito, pag ginawa natin yung MC, inalagay natin doon sa MC na pag kayo ay pumunta sa isang lugar na may trahedya, gamitin yung sasakyan nyo ang gasolina charge sa barangay. Ang pagkain ng 20 taong padadala nyo, depende sa kaya nyo. Pwede 20, pwede 30. Depende. Sabi ko nga, 20 nga lang eh. O edi yung pagkain nyo, i-charge nyo. Palagay ko naman eh, hindi mabigat sa pondo nyo yun para sa pagtulong sa kapwa natin Pilipino at kapwa natin barangay na nasa landa. Kaya yan po, yung mga nakita ko na pagkukulang sa panahon ng aking panunungkulan bilang kagawad, bilang administrator, bilang kapitan, gusto ko ngayong gawin dito sa DILG. Yan po ang gusto natin. At kami po ni Secretary Avalos ay talagang seryoso na ang barangay ngayon ay iangat natin. Kanina nga, sabi ko kay Regional Director, wala si Regional Director? Wala na. Alam mo, sabi ko nga kay Regional Director ng DILG kanina, ilan ang tao mo, Director, dito sa region? Sir, 180. Alam mo baka ako yung problema natin sa food security? Kung marami lang mag-iingay na kamukha ko at makumbinsi si Presidente, yung pondo ng DENR, ng DA, para sa pagtatanim ng gulay at mga kahoy, eh ibigay na lang sa DILG at ipamahagi natin sa mga barangay para kayo na magpapatanim dyan. Kayo magsusupervise, kayo mag-aalaga. Mas maganda pa, mas may tao pa, at mas may kakayanan pa rin. Diba? Tayo na lahat. E biro nyo tayo ilan? 42,000 barangay. Ilan ang empleyado natin? Meron ka na kaagad mga empleyado, mga volunteer. At sino ba yung may impluwensya sa isang lugar na para itong programa e pa, may pamahagi o ma-implement? Kapitan. Sino pa ba yung may impluwensya sa isang barangay? Hindi ba kapitan? So yan ang sinusunod ng tao. Kung yan ang uutosan, e ang nangyayari, pag may programa lahat ng ahensya ng gobyerno, dadaan kay kapitan. Lahat. Ultimo nga ombudsman. Sino ginagamit ng ombudsman na tag-serve ng DILG? So ganun din. Kung yan eh mapapakinggan lang nila ako, talagang kitang-kita ko, kayang-kaya natin ng buong barangay na ipa-implement ang mga programa ng pamahalaan. Kaya ho ngayon, pakitaan natin sila na sa ilalabas naming MC na bago, naka-specify na po doon na pwede nyong gamitin ang pondo nyo para gumawa kayo ng nursery, magtanim kayo ng gulay sa mga constituents ninyo base sa kakayahan ng budget ninyo. Pati ho kawayan, may income na rin po yan. Mga niyo, po pwede yan. Magagamit nyo na ang pondo nyo para sa ikabubuhay ng inyong barangay. Kasi kung marami kayong itinanim na gulay, hindi ba ang makikinabang yan ang buong barangay? Hindi ba matutuwa ang constituents ninyo na si kapitan, si kagawad, may programa na magtanim ng gulay? Kasi bibihira sa atin ang may mga ganyang programa. Kaya nga ako'y pumunta rito sa totoo lang dahil ang una kong gustong makita yung mga may gulayan na lugar. Para ako'y mapapunta nyo sa lugar ninyo, gusto ko talaga tayo lahat, lalo-lalo na kayo mga kagawad, ay makagawa tayo ng programa pagtatanim ng gulay, kawayan sa bawat lugar ninyo. Napakaganda po ito. At yung mga programang pinakita ko sa inyo, yung lahat na yan, sustain po yan hanggang sa ngayon. Kasi ganun po ako magtrabaho. Pag sinimulan ko, kailangan tapusin. Kaya nga magbubukas kami ng account. FB account.
Tama? Ha? Ano ba? FB account. Kasi yun nung nagkaroon tayo ng tree planting noong October 13. Kasama natin si Presidente. Kaya lang, ang naibigay ng DENR na seedlings ay 140,000 lang. Sipin ho ninyo yun, ha? Nationwide. Yun lang ang available nila. Ako ho ang nag-initiate noon. Ako ang nag-organize. Wala hong budget doon ang DILG, pero sabi ko, go. Walang problema. At nakaraos ho tayo doon. At yun, imo-monitor ho natin ngayon yun. Kaya nga magbubukas tayo ng FB account para yung 129 sites na ang mga nagtanim doon ay barangay. Yun ho, babantayan, aalagaan, at titingnan ho natin sa pamamagitan ng FB kung paano lumalaki yung mga naitanim na kahoy, kawayan, at mga gulay sa buong Pilipinas. Oh, at yung tree planting natin kanina, pag ho nagsimula na yung budget ay na-program nyo na at nagsimula kayo, magbubukas ulit tayo ng isang account nationwide na lahat ng barangay na nagtatanim ng gulay dapat ipopost ho ninyo ron para makita nationwide kung gaano karami na ang nagtatanim ng gulay na mga barangay dito sa ating bansa. Ilan ang nagtatanim ng kawayan, tatanim ng kahoy, ilan ang tatanim ng niyog, ilan ang tatanim ng bakawan. Alam nyo ba yung sa Iloilo? Oh, nakinig ako kahapon sa radio. May tumanggap ng $50,000 dahil doon sa pagtatanim ng bakawan. O isipin ho ninyo yun. O, so yung barangay, ha? Isipin nyo, meron silang $50,000 times 60. Ilan yun? 3 million. O yun ang panalo nila. So ibig sabihin, hindi lang yung nanalo ka doon. Yung para sa kalikasan. Kaya po ang aking pakiusap lang, tayong mga barangay official ang magsimula kung paano magkaroon ng talagang totoong pagbabago ang ating bansa. Huwag ho tayong maging palasa, palahingi, palasisi. Tama? Tama? Tama ba? Huwag tayong masyadong palasa, palahingi, at palasisi. Dapat tumindig tayo sa sarili natin pa at pakita natin na ang barangay ngayon ay talagang nagkakaisa. Hinalal tayo ng taong bayan para maglingkod sa ating nasasakupan. So pakita natin yung problema ng nasyonal. Lahat ng kaya natin gawin sa barangay, gawin natin. So pag nagawa natin na ang lahat ng kabarangay nyo eh hindi na bumibili ng gulay, hindi ba yan ay isang napakalaking accomplishment? Kahit si Presidente, kahit si Secretary Avalos, i-appreciate yan. Aba, eh, pag ang barangay pala eh kay Kumilos, eh, wala na tayong problema. Kapag nawala ang droga sa inyong lugar, ano, hindi na pala kailangan ng PIDEA, hindi na kailangan ng pulis. Tama? So lahat po ng programa ng gobyerno, kung kaya natin isod, kamukha nung akin, tignan nyo, hindi ko na kailangan humingi ng tulong sa pulis. Sa totoo lang, ang mga BPSO ko, kaya na namin manghuli, kaya namin mang-aresto lahat. Yung Bawsi BCPC ko, ganun din. Hindi na namin kailangan. 5% na lang ang support ang hinihingi namin sa kanila. Pero nakatindig kami. Programa namin, sustain. Yung gulayan, inadapa nga ng city yan. So marami kaming programa, inaadapa ng mga national. Alam nyo ba, yung naglalakbay lakwatsa o naglalakbay aral. Natatawa si Brad eh. Parang totoo yung sinasabi ko ata eh, di ba? So, alam nyo, malaking bagay ho yung lakbay aral talaga. Diyan ako na-develop, diyan ako nag-improve, at lahat ng magagandang lugar na nakita ko, talagang pinupulot ko yung mga magagandang bagay para i-adapt ko. Tingnan nyo, isang tao, babanggitin ko, si Mayor Magalong, kita nyo ngayon. Alam nyo ba, bago tumakbo yan ang Mayor 2019, pumunta sa barangay ko yan. Sabi niya, Chito, dadalaw ako doon, titingnan ko yung mga best practices mo dyan.
kasi tatakbo akong mayor, military ko, police ako, investigator ako, wala akong experience bilang chief executive. So gusto kong makita yung mga sistema at paraan kung paano mo pinatatakbo ang yung barangay na napakalaki. Alam nyo, yan ang totoong lakbay-aral. Alas 6:45 dumating. Alam nyo ba, natapos kami 3:30. Nang hapon. Lahat ng department head na yon na pinakita ko sa inyo, personal nang in-interview yung mga staff, pati yung department head. Nagte-take note siya. Talagang naka-record. Lahat po yun. Inisa-isa niya yun. Kaya nung siya maupo, noong siya nangangampanya, meron na siyang plataforma. Meron na siyang mga gagawin na sinabi sa mga taong bayan, ito ang gagawin ko. Practical yung kanyang mga sinasabi. Tama. At yun ang kailangan ng taong bayan. Dahil nagawa ko na. Sipin ho ninyo. Sino pa yung malaking tao mga nangopya dyan? Senator Biason. Lahat ng ginawa niya ro sa kanilang distrito. San linggo yan dyan sa akin, pabalik-balik. Sino pa? Sekretary ng DILG. Bago naging sekretary ng DILG, Mayor ng Naga, nagpunta na yan sa Holy Spirit. Sipin ho ninyo. At hanggang sa bago mamatayan, tatlong bus ang pinadala niyan na naglakbay-aral doon. Nung siya ay mayor, nung siya ay DILG secretary, halos lahat ng taga Bicol doon. Oh. Sino yung taga Bicol dito? Taga Naga. Mabukas. Oh, yun. O, isipin nyo yun. So, marami ho. Kaya ako, yun ho ang aking gusto kong magawa. Dahil tinanggap ko ang posisyon na ito, gusto kong iangat ang mga barangay nationwide. Gusto kong ipakita sa national government na ang tunay na makatutulong sa mga problema ng ating bansa, number one barangay, walang iba. Sapagkat tayo may kakayahan, tayo organisado, tayo ay elected, tayo ay public servant. Kaya makakaasa ho kayo na habang ako ay nandito, lahat po gagawin ko para ang ating barangay ay mas makilala pa sa mga ginagawa na magaganda, at sisiguruhin ko na ako ay nandito hindi ho para manakot. Hindi ho ako nandito para sabihin, yung ombudsman kita, kakasuhan kita, ipakukulong kita. Kumpare ko ho yun si Bobot, pero kanya-kanya ho ng paraan. Kasama namin sa Quezon City yun. Pero ganun talaga ang bunganga nun. Kaya sabi ko sa kanya, pare, ha, sumasama nga siya sa akin, pare, kunin mo na lang ako dyan. Kahit talalay mo, pare, kunin mo na lang ako. Dahil alam niya ang ating kategorya. Ganun ang respeto nun sa akin, si Bobot. Kaya magkaiba kami ako. Darating ho yung panahon na may mga darating sa inyo, siguro baka next year na yan. Kasi binubuo ko na yung monitoring team. Magkakaroon na ng monitoring team ang DILG para tingnan talaga yung mga best practices ninyo bawat barangay. Titingnan ho namin at lahat ng mayroong best practices, ipopost natin yan at bibigyan namin ng recognition yan. Oh. Pero titingnan din naman natin kung lahat ng function, duties and responsibilities natin ay ginagawa natin. Makikita rin natin dyan kung regular ba yung session natin, regular ba yung meeting ng BADAC natin, yung sa BAUSI, yung sa BCPC, yung sa kabataan. Lahat po, titingnan natin yon para i-improve. Ngayon, kung may makitang mali yung mga tao ko, ang instruction ko sa kanila, turuan natin, itama natin, kung may umabuso, bawasan ang abuso, pero warning lang muna ang sa akin. Hindi yung antimano. Kaya lahat ito nung nagkakakaso. Ngayon, kaya lang, alam nyo ba ito? Ah, isang matinding kaso ng isang kapitan sa Isabela. Matindi yun. Biro mo, naknakaw,
pinakain yung pera sa kayong barya. Nakita sa X-ray. Sipin nyo, in-interview ko ni Ben Tulfo. Pero ngayon, inutosan ko na yung regional director, provincial director ng DILG. At talagang iyon, pasensyahan, sabi ko, gagawa na natin ng endorsement talaga sa ombudsman yun. Pang-dismissal na yun. Sobra na yun, yung mga ganong klase. At hindi lang yun, meron pang isa na ginawa yun na gano'n, na puro pagmamalabis. At saka laging baril ang kanyang panakot. Eh, hindi pwede yung gano'n na nagnakaw eh. Pinakain mo yung pera, pinakain mo pa yung barya, at inamin niya. Isipin niyo nung interview siya, bago ko yung interview, inamin niya, nagawa raw niya yun dahil gano'n. Eh, yun na lang inamin mo na yun, na naka-live. Eh, wala na. Swak na siya ron. Inamin niya talaga. Sipin niyo, para aminin nung pinakain niya dahil magnanakaw daw. bata, minor de edad. Napakabigat. So yan, marami. Marami ho complain. At ang trabaho ko nga ngayon dito sa DILG, lahat ng mga may complain ng mga congressman, yun ang inuuna ko. E sipin niyo yung mga congressman, nagre-reklamo kay secretary, mga siga daw, yung ilang kapitan nila at ilang mayor ni covered court ay hindi raw sa pinagagamit sa kanila. Kaya ako po ang pambala sa kanyon doon. At yung mga ito pa yung isang gagawin ko. Katatapos lang namin mag-meeting. Yung mga dinadaanan ng ito ha, paalala po ito. Yung mga dinadaanan ng mga linya ng NGCP, di ba? Yung NGCP, may report na ho, pinaimbestigahan na po sa akin niya ni Secretary na may mga barangay daw at daw na hinihingian ng napakalaki. Clearance ang hinihingi, pero ang kapalit na hinihingi ay malaki. Meron nga raw isa, habay clearance lang, ang hinihingi 100 million. Grabe. Ayan, no? Yun ay hindi na po pwede. Kaya yun, kung may mga kilala kayo na mga barangay na nanghihingi ngayon dyan, ako ho ang naatasan na iyan ay imbestigahan at kung ano ang abuse, sabi niya, Chito, gawin mo nararapat. Kasi hanggang February daw dapat matapos lahat yun. Kaya nadidelay. Ang problema, may problema kung minsan sa kapitan, minsan sa mayor. Ang isyo, pera. Sana naman yung mga project ng government, Sus Mario Joseph, Diyos kinuon naman. Ang kakapal naman. Alam nyo ba, galit ako sa corruption masyado. Alam nyo ba, sa Quezon City, yung lahat ng politician ngayon dyan, ang mga talagang mga trapo, nahubos dahil ibinulgar ko ang kanilang anomalya sa tupad. Ayan. Isipin ko ninyo, para alam nyo lang kung ano yung kultura ko, pagka talagang walang hiya, matindi rin akong magalit, at pag tumaya naman ako, mapatay kung mapatay, ganun ho ang ugali ko. Isipin ko ninyo eh, ang tumatakbong kastelo, pito. Panahon pa ni Amoranto yan. May congresswoman, ilan ang congresswoman nila, ilan ang konsehal. At tumatakbong vice mayor yung isa. Sa pito, lima ho ang natalo. Pero panahon pa ni Amoranto yan. Kaya kararating kayo sa Metro Manila. Number 1 epal yan. Makikita nyo, pag pumunta kayo ng Quezon City, mga mukha niyan, di ba? Castelo, Castelo, Castelo. O. Nadama yung mga kaibigan ko dahil ang pundasyon ng kanilang partido ay yung limang magkakapatid na yun, yung pito. Sila yung pito na pinakamatikas doon sa Quezon City. Sino yung nadamay na matitikas din, na natalo? Bingbong Crisologo. Onyx Crisologo, incumbent. Talo rin.
Alan Reyes, incumbent congressman, manugang ni Mel Lopez ng Maynila, talo din. At yung kumpare ko, Mike Defensor, talo din. Dahil doon sa expose ko na yun, na talagang every time na meron hong rally, yung mukha ko nakabandera sa kanyan. Pinanunood muna ng tao yung mukha ko, lahat ng interview ko, pinakikita kung paano ko sila nilalait doon. Ayan ka ako'y buhay pa. Sinusunog na ang mga kaluluwa dahil mga ganit ang mga tao na yan. Lahat na yun, yun ang pinakikita yung pagmumukha ko. Kaya natanim sa isip nila kung gaano sila kasama, kung gaano sila kadupang. Ayun, nagtapos din. Isipin nyo, panahon ni Amoranto. Kaya yun, kung pwede lang akong patayin sa tingin ng lahat na yun, patayin na ako ngayon. Kung pwede lang akong patayin sa isip nila, patayin na rin ako ngayon. Kaya sabi ko naman, ako mas gusto kong mamatay nung may pinaglalaban ako kaysa mamatay nang walang pinaglalaban. Yun ho ang aking panuntunan sa sarili ko. Kaya dito, sabi ko nga, eh, lahat ng inyong utos sa akin eh, yung mga, kung alin yung mga barako, eh, doon ako pinapupunta. May barakong mayor, pinaayos, inayos ko. Barakong mga kapitan, ako na naman. So, pero ako naman, dinadaan ko lahat sa diplomasya. Ako, ganun ako, ang paraan ko, dadaanin kita sa diplomasya. Pero huwag mo akong babarakuhan. Mali ka na eh, babarakuhan mo ako. Eh, hindi pwede, hindi tayo magkakasundo pag gano'n. Ganun po ang approach ko sa mga matatapang. Matapang ka, hindi mo na ako matapang. Ganun ang akin. Basta ang gusto ko lang ko dito, magkaisa tayo, magsama-sama tayo, para sa bansa naman ang gagawin natin. Yun lang ko, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat at Under Secretary Felicito Valmosina. Requesting our DR officers to be on stage with awarding the merit recognition to our Under Secretary.